kapapayan. Hangad lagi ay ang kabutihan. Para sa inyo ay di magbabago. Laging nandyan at handang tumulo sa mga apwang nangangailangan. Tutulong hanggat kanyang makakaya. Maging mabuti lang ang kalagayan. Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa Anda, Pangasinan. No, dulong-dulo. Ang dami nating inikot dito mga kabayan, no, ang lalayo at dagat ng mga dinadaanan ng kabayan. So, habang kayo nandito, ito na may ano dito, no? Isang bahay. Ayan po, napaka-cute ng bahay ni Lula. Tao po. Hi! Magandang hapon po! Wow! Ang sarap naman ang hawak nyo! Lula! Ano po yan? Opo! Wow! Ang sarap ng hawak ni Lula! Napakalaki ng upo! Oh, sino po ang kasama dito ni Lula? Dalawa pong anak, kaya lang nagtatrabaho po sila. Nasa trabaho po sila? Anong pangalan nyo po? Ay, Lita. Si Lula Lita. Ilang taon po kay Lula Lita? 80 po. Wow, ang haba naman ng buhay ni Lula Lita. Nasaan po si tatay? Wala na po. Patay na. Patay na. Tapos ilan po ang anak niyo, Lula Lita? Ay, 6. 6 lahat? Opo. O anong sahog niyo po dyan? Wala po, basta mag-uungan lang. Ah, yun parang igisa lang sa bagoong ganun. Wow, masarap na po yun, Lula Lita. Ang importante ay may bigas. Bigas, oo. Diba? Kasi pag ang bigas ay nawala, talaga. Mahirap. Mm. Hindi pwedeng hingiin o ihiram sa kapitbahay, bibihira lang. Ang ulam, pwede pang ihingi yung gulay sa kapitbahay. Diba? O kayo ay may bagoong na dyan para dyan? Meron na, madam. Mayan doon, no? Ay, ayun. Yeah, alam niyo po mga kabayan, tuwing pasok ko ng mga bahay na nakikita natin araw-araw, lagi kong nakikita, pag pumapunta ako ng kusina, hindi talaga nawawala yung bagoong sa loob ng bahay. Talagang nandiyan, bagoong, asin, vitsin, yan talaga madalas, no? Kasi ang bagoong nanay, halimbawa pag walang gulay, walang ibang maulam, pwede kasi iulam yun. Lagyan mo lang siya ng suka or lagyan mo lang ng sili, kalamansi. Ang sarap na iulam. Lalo na pag mainit-init yung kanin. Ay, nako, okay na siya. O, oh, diba? Dati, anong trabaho niyo po, Lula Lita? Noon po, nag-gagawa po ako ng banig. Banig? Yung... Yung buli. Buli? Wow, tapos ngayon? Wala na po, hindi na ako makapag-ano dahil na-stroke ako, na-mal-stroke po ako. Maestro kayo, Nanay Lita. Maestro kayo, Lula Lita. Pero kahit papaano, makakilos kayo dito sa loob ng bahay. Opo. Ba ang buhay dito sa bayan ng Anda? Mangingisda lang po yata. Kasi kayo ay parang napagitnaan ng dagat. Ano? Oo. Nasa ano sila. Ay parang ano, bitaw yata itong Anda sa tubig. Sabi ganun. Kaya nga, nakita ko Lula, napapansin ko, talagang nakapaikot. Pagdating ko doon sa dulo, dagat. Pag-ikot ko na naman dito sa dulo, dagat. Pagdating ko na naman doon sa kabila, dagat. Parang kabilaan, dagat. Parang nakakatakot pagdating ng yung tag-ulan, yung sobrang lakas ng ulan, tapos may bagyo. Parang... wala ka na makikita ibang ano kundi yung ulan na lang at saka yung tubig ng dagat. Pero hindi naman kayo naabot ito ng tubig ng dagat, Lula Lita. Awa ng Diyos, madam. Kung anak nasa Manila, may nasa Rosales, gano'n. Rosales? Pangasinan din. Ha? May anak kayo sa Rosales, Pangasinan? Meron po. Saan? Anong barangay? Ano, nakalimutan ko po yun. Pero nagpupunta kayo ng Rosales? Pumunta po kami pagka yung ganitong
bagong taon, ganun ang kaano kami. Noong December, nandoon kay Rosales? Hindi na po kami nakapunta dahil na doon sa normal stroke ako. Ah, may anak kayo doon sa Rosales, Pangasinan. Matagal na po sila nakatira doon? Tagal na rin po. May anak na rin sila. Anong pangalan? Edgar. Kasi taga Rosales, Pangasinan ako. Ay, Lulalita. Rosales, kabayan ko pala yung isa sa anak nyo. Bakit napadpad po sila doon sa Rosales? Nakapangasawa siya ay taga roon. Nakapangasawa po siya doon. O, pwede kayo sumama sa amin. Pasyal kayo doon sa kanila. Huwag na po dahil nagkagaling lang namin ng isang taon. Ganon din ang... O, matagal-tagal na po yan. Pwede kayo sumabay sa amin. May sasakyan kami. Hatid namin kayo doon mismo sa barangay ng kung saan sa Rosales. Hindi na kayo mahihirapan. Huwag na po. Dahil kasi mahihirapan na po. Ang pagkakaalam ko, mahirap dito sumakay. Mahirap po. May oras. Oo. Yung bus ang hirap, makailang station-station ka bago ka makarating ng Rosales, sakay doon, sakay doon, sakay doon, sakay doon, ganon. Nahirapan na kayo bumiyahe kasi nahirapan na rin, madam. Gawa nung na-mild stroke kayo, saka natumba, Lulalita. Saka natumba ako, madam, dito. Masakit, hindi ko makaalakan ng stroke. Bakit po natumba kayo? Nadulas po yata, ano ko, yung kamay, parang yung pa ako. Na paano ako na natulisod nadulas talaga. Hindi. Kasi putik ganoon na out balance po yung paako natin. Lola, mayroon ako napansin na daing diyan. Anong kasing daing po yan? Sabi nila yung hindi ko kala, masyadong ano yung daing, yung daing anong kasing isda ko yan. Kaba-kaba siyata sabi nila. Inutang lang ng anak ko po dun sa ano, nagtitinda ng isda. Ah, sariwang isda, sariwang. Inutang, tapos ginawang? Daing. Daing. Silipin natin yung binilad na isda, yung daing ni Lola. Ayan, ang sarap po niya, mga kabayan. Wow! Ah, okay, alam ko na. Masarap ito, mga kabayan, no? Ito kasi ay madalas talaga ginagawang daing. No, kahit manipis, ayan. Ayan po, mga kabayan, oh, at least yung buto niya hindi masyadong malalaki. Ay, wag po, kasi kailangan pa po itong ibilad. Mamaya magulat yung anak nyo. Uwi niya, bakit wala na yung binibilad niya na daing? Oh, di ba? Fresh yung, mga kabayan, tapos hiniwan niya para tumagal. Kasi pag yung iluto lang na halimbawa, iprito or ipangat or ipaksi, madaling maubos. Unlike dito, tatagal siya, mga abuti ng ilang, kahit sabi isang linggo, kung hindi mabudget yung kinikita na kapirang gutlaang. Okay, so ayan po si Lola, nakita nyo naman, no, hindi makalakad kung walang dalawang baston. Kaya kailangan talaga ay hawak-hawak yung dalawang baston para makalakad. Okay na po, Lola, tama na, dito na po kayo, huwag na po kayong lumayo. Matamis po yan, Lula, kasi bagong pitas. Bagong pitas, madam. Masarap po yan. Hi, kuya. Hello. Anong pinagkabisihan niyo, kuya? Ano, gagawa ng makina. Ah, marunong kayo. Mekaniko po kayo. Oo. Wow. Sasakyan, kuya. Kahit ano, truck. Kahit ganun. Anong sasakyan? Mm. Wow, ang galing. Yung mga single piston, yung mga apat, tatlo, o isang mga motor, gano'n, yung mga gano'n. Ang galing! Mm-hmm. Wow, may kinuha lang kayo? May kinuha lang ako ng tornilyo. Ah, sige, kuya. Kulang siya. Oh, sige, okay. Salamat, kuya. Ingat, ha. Ano po yun, Lula? Ang dami niyong pusa. Mga kakapatid sila? Anong niya? Hindi, iba-iba rin ang ano nila, madam. Bakit po? Pag kami na ano sila nadadaanan sa kalsada, kinukuha niya kasi kawawa daw pagka nadaanan ng pag sasakyan. Pag may naligaw na pusa, dinadampot niya at inuwi sa bahay. Uuwi niya sa bahay. Wow, ang galing naman. Nakakaawa kasi daw eh. Opo. Mapagmahal sa hayop at magulang yung anak ni Lola. Ni Lula. Ayan, mga tulong. Opo, lahat po yan, mga pulot-pulot lang. Oh. Ayan yung huli na pulot. Yung maliit. Maliit lang. Okay, Lulalita. Meron kaming surprise sa inyo.
May surprise. Opo. Salamat. Maganda po yun, Lola, no? Maganda, madam. Talaga. Excited. Okay, pasok mga Relios. Ayan, Lola, may grasya kayo. Ito po yung aming surprise sa inyo. Oh, masaya ba kayo, Lola, sa natanggap nyo na biyaya sa hapong ito? Masaya, madam. Hindi ko naakala, hindi ko akalain. Mayroon palang grasya, hindi lang ano sa atin, ay sa akin. Salamat. Opo, hindi nyo akalain sa hapong ito. Nagbalat lang kayo ng mauulam nyo mamayang gabi. May parating pala na grasya. O tamang-tama po, nagbalat kayo ng upo. Meron diyang mga sahog, kompleto ricados na po yaan, Lola Lita. Mamaya ipaluto na lang po sa anak nyo, ha. Huwag po kayong kikilos kasi baka mamaya matumba na naman kayo. Huwag naman sana. At lalong mahirap na magka-problema pa, Lola Lita. Ano? Siyempre, hindi lang yaan, Lola Lita. Meron ka pang cash. Salamat po. Oh, magkano po yan, Lola? 1,000. Oh. Salamat po. Walang ano man po, Lola Lita. Ayan, napiyak si Lola Lita sa pagkabigla sa biyayang natanggap. Laking grasya po, madam. Kaya maraming salamat po talaga sa ating mga sponsors, no, subscribers, followers, at members, viewers, commentators, lahat po. Sabi ni Lola, malaking grasya ito sa mga tulad nila. Kaya maraming salamat po talaga. At lalong-lalo na sa ating anonymous sponsor na talagang mas pinili ng ating anonymous sponsor na magpaabot ng pagmamahal sa mga kabayan natin imbis na ihanda, no, para sa kanyang kaarawan, pero pinili niyang magbigay sa tatlong pamilya para sa kaarawan niya. Kaya maraming salamat po talaga sa ating anonymous sponsor. Happy birthday po sa inyo. Maraming pong salamat. Happy birthday po sa inyo. Salamat po sa tulong, bigay ng tulong niyo sa amin. Kaya muli, happy birthday. Nawa ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay at maraming biyaya. Para sa ganoon, marami pa tayong matulungan at mapasayan ng mga seniors natin, ng mga kabayan. Kaya siyempre, kakantahan natin ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday po muli sa ating anonymous sponsor. Maraming salamat po sa ang ginintuan ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami po tayong mapasaya na tulad nila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan. Pakishare at subscribe sa aking itong channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa sol. Bye po, Lola. So, ipapasok na lang namin doon, Lola. And then, mamaya na kayo magluto, ha? Pag-uwi ng anak niyo, Lola Lita, ha? O, masaya Lori na po. Lori din ang anak ko, madam. Po? Lori. Saan po doon? Lori. Manicurista po siya. Pang ilang anak niyo po, babae? Pang-apat po. Pang-apat. Lori ang pangalan. Lori. Saan po ang bahay? Dito, Reynolds.
Ah, dito rin umuwi. Isa na rin balo. Okay, so yung isang anak nyo po, nakasama nyo ay single, matandang binata. Tapos yung isa naman na babae, balo. Dito rin nakatira sa inyo. Kaya sabi nyo, dalawang anak nyo nakasama dito. Ang pangalan ay Lori. Lori. Wow, kapangalan ko pa talagang tamang-tama. Sakto talaga yung ating pagbaba dito. At katukayo ko pa pala yung isa sa mga anak ni Lola Lita. Okay, muli mag-ingat kayo at antay nyo na yung anak nyo mamaya. Ha, Lola Lita ha. Okay, bye-bye po Lola. Salamat. Salamat din po Lola. Salamat po.